Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi at ilang araw na lang po ay Merry Christmas na. Sana po mairaos natin ang Pasko na maluwalhati, masagana at may pagmamahalan at pagbibigayan. Kumusta na po kayong lahat? Kayo po ba'y naghapunan na? Tayo po ay may mga ilang bagay na tatalakayin. At magpapaalala rin po tayo na sana po tayong mga kapwa Pilipino at mga rosas, sana po tayo ay manatiling kumakapit sa isa't isa. Huwag po tayong palilinlang. Huwag po tayong padadala sa kung ano-anong imbitasyon, lalo na po sa mga rally, na hindi natin sigurado kung ano ang purpose nito. Marami po akong nababalitaan na lalo na po doon sa mga nagrarally daw na naghahabol ng resulta sa eleksyon. Ang akin po ditong masasabi ay ganito. Wala pong in order si Attorney Lenny Robredo or ang ating mga kakamping na kandidato noong nagdaang eleksyon na tayo'y maghabol pa sa resulta. Subalit, di po ba'y meron din tayong nabalitaan kay Kuya Percy Lapid na si Marcos ay ang kalaban niyang tunay ay siya rin kasama niya sa Malacanang. Kung kaya't mga kapatid, ano po kaya talaga ang pakay ng pagpoprotesta sa Supreme Court ng mga tao na naghahabol kuno sa resulta ng eleksyon? Mga kapatid, sana po bago tayo tumanggap ng imbitasyon sa mga rally, alamin natin ito kung ito'y swak sa ating mga mamamayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno, at higit sa lahat, sa mga tao na sinuportahan nating minsan. Subalit, hindi sila magbibigay o maglalagay sa atin sa kapahamakan. Hindi po ba't ang nasabi ni Kuya Percy ay ang tunay na kalaban ni Marcos ay nandiyan lang sa kanyang tabi? Ito pong pagpuprotesta ay marami po ang haka-haka at kuro-kuro ng mga mamamayan. Sapagkat hindi naman po ipinag-uutos ito na habulin pa natin. Sapagkat ang ating Madam Attorney Lenny Robredo po ay nananahimik na. At napakalabo po na umupo ang ating si Attorney Lenny kung sakali man po na mapatalsik si Marcos sa kanyang upuan. Sapagkat meron pong Vice President na kay aga-agang nanumpa upang makasiguro na sa kanyang pwesto. At hindi rin po lingad sa ating lahat na talagang may mga balita na si Marcos ay patatalsikin at ang iuupo ay si Sara Duterte. So, ang masasabi po natin dito ay pag-ingatan natin na tayo ay mapasama sa mga tao na muling gagawa ng kaguluhan sa bansa. Kung ako po ang papipiliin sa dalawa na nakaupo kung sino ang dapat mamuno, wala po akong papanigan. Subalit, kesa naman po kay Duterte na inaayawan ng lahat, pagtsatsagaan ko na pong hintayin ang 6 na taon na matapos ni Marcos at ibibigay ko na lang po sa kanya ang isang pagkakataon na maipakita ang kanyang kakayahan na manungkulan bilang presidente. Sapagkat kung papipiliin tayo na isang mamamatay tao at magnanakaw, eh doon na lang po muna tayo sa magnanakaw kasi hindi kumikitil ng buhay.
Eh, kesa naman po doon sa tao na ninanakaw ang pera, ninanakaw pa ang buhay ng ating kapwa mamamayan. At sa tingin ko naman po, may takot pa si Marcos sa mamamayang Pilipino. Alam ko po na naiisip din niya mga pangyayari noong sila ay mapatalsik sa bansang Pilipinas ng mga mamamayan na umaayaw sa mga katiwalian. Yan po ay isa sa ating tinalakay last night sapagkat samot-sari po ang ating nababalitaan. Meron po kasing nabasa, ang isang kaibigan natin at nag-send nitong post na ito, no? Ito po ang nakalagay. Unti-unti nang ginagapang ni Duterte si BBM maalis sa pwesto para mapaupo ang anak. Sino-sino kaya yung mga ginagamit niya para sa masamang balak? Meron pa pong isang post. May kumakalat na balita na pag-grant petition natin, panalo na kandidato nila. Pag hindi nag-grant, talo pa rin. Mali pareho. Ayan po. So, ang ibig po sabihin dito sa nakapost na ito na may kumakalat na balita na pag nag-grant daw po yung petition na nila, ay panalo na ang kandidato natin. Ito po'y patungkol kay Attorney Lenny. Hindi nga lang sila nag-mention ng pangalan. Pero kung iisipin po, sino po ba ang natalo daw? Sino po ba ang ipinaghahabol dito sa petition na ito? Sino po ba ang niloko daw? Sino po ba ang dinaya daw? Kaya sino po ang pinapatungkulan ng post na ito? Alam niyo po, ito po ay isang patunay na hindi para kay Attorney Lenny Robredo o sa mga Rosas ang kanilang ginagawang pagprotesta. Bakit po kailangan na pasukin pa ang bawat group chat para lang manghikayat ng mga sasama sa kanilang pakikipaglaban tungkol daw sa pagtatanggal ng mga patakaran sa COMELEC? Kailangan daw ay ibalik sa mano-mano ang bilangan na napaka-imposible na pong mangyari sapagkat high-tech na po tayo ngayon. Napaka-hirap po nang nangyayari ngayon na hindi pa tapos ang mga problema ng bansa ay eto at sumasabay naman ang pagiging pasaway ng ilan sa ating mga mamamayan. Bakit po nung pinatay si Kuya Percy Lapid ay bakit po biglaan naman na nagprotesta sa Supreme Court ang mga nagpo-protest kuno na baguhin at tanggalin ang mga patakaran at gamit sa COMELEC? Bakit po tila hinintay lang na mawala si Kuya Percy na nagsasabi ng lahat ng katotohanan bago ito ginawang magprotesta naman sa Supreme Court? Nakakapagduda po. Kasi ang ilan po dyan na sumasama sa rally ay dumayo pa sa lugar ng mga Duterte noong malapit na ang kampanya. Nakapasok sila doon at nakatulog sila sa isang katiwala ni Duterte, ng mga Duterte. So, sila rin po ang nagpo-protesta ngayon. At tila, meron pong nagsabi na mahirap po kasing magsalita, pero dapat po inaalam nating mabuti ito, no? Ito po. Ang sabi po ay ganito. Art of deception, ginamit nila, nag-anyong makabayan, pailalim,
Pag nasipat nyo ang itim na tali, connect the dot, ang dulo na kay Duterte. Eto pa po. Brother, ang strong evidence dyan, ay ang last 2016. DDS yan, last 2016. Actively campaigning para kay Dutz. Yan. Close friend niya, si attorney, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Kaya ang loyalty niyan kay Dutz, hindi para sa bayan. So, ibig sabihin po, yung pong mga nag-protest daw ay kadikit ni Duterte. At kung makikita ang itim na tali, connect the dot, ang dulo na kay Duterte. So, napapaisip po tayo dito sa ginawang protesta sa SC. At ito po isang katotohanan na wala po ditong kinalaman ng Rosas, pero ginagamit nila ang mga tauhan ng Rosas. Pinipilit nilang silawin sa pakikipaglaban kuno. At yan po ay para mapatalsik si Marcos. At sino po ang automatic na uupo dito? Hindi po ba't ang Vice President? Mag-isip po tayo, mga kapatid. Huwag po kayong basta maniniwala sa pag-encourage ng mga tao na nagpapanggap na Rosas. At kunwari ay nakikipaglaban para sa ating kandidato at sa ating bansa at mamamayan. Mali po. Ang nangyayari po ay tila gagamitin ng Rosas para mapatalsik si Marcos at nang maiupo ang Duterte. Alalahanin po natin ang mga confidential budget. Diba po noon, nung mapatalsik o mapasara nila, mahatulan ng cease and desist order ang ABS-CBN, diba po ay maraming confidential budget o confidential fund si Duterte? Tapos bigla na lang nating namalayan na automatic na po palang wala na ang ABS-CBN. No? Sa totoo lang po, sa ngayon po, ang galawan po ng mga ito ay tila kahalintulad ng ABS-CBN. Gumamit ng pera, gumamit ng tao. Lahat ay binibili para masunod ang kanilang gusto. Sobra na po. Kaya po dapat, kung meron man pong dapat matira sa gobyerno, yan po ay si Marcos, sapagkat hindi naman din po uupo si Attorney Lenny Robredo kung sakaling mapatalsik nila si Marcos. Kaya, much better na po yung dun tayo sa hindi nagpapapatay ng tao. No? At siguro naman, hindi na niya rin gagawin pa ang magnakaw kagaya ng nakaraan. Sapagkat sinabi niya nga noon, naiibahin niya ang pamamahala sa gobyerno. Yan po'y aabangan natin. Pero hindi po yan nangangahulugan na siya ay gusto natin. No choice po. Hindi rin naman po uupo ang ating presidente kahit na magtalsikan sila dyan. At higit sa lahat, wala pong alam ang ating presidente sa mga rally-rally o mga protestang ito. Huwag po tayong pagagamit, mga kapatid. Huwag kayong pasisilaw sa magandang salita. Ganyan po ang Diablo. Mahilig manggamit, mahilig magsinungaling, mahilig magpakita kuno ng kagandahan, pero saan ka? Dudurugin at muling gagapiin ang karapatan at kalayaan ng mamamayan. Mga kapatid, sana po lagi ninyong subaybayan, bantayan, at tingnan ang mga bagay na nangyayari. Hindi lang po sa mga kasuhan, sa mga pinapatay, hindi lang po sa ekonomiya, hindi lang po sa mga
build. Hindi lang po sa kung ano paman, bagkus. Unahin po nating tingnan ang galawan ng ating kapwa Pilipino, sapagkat wala pong imposible sa mga may pera na gumawa ng mga kabalbalan para sa bayan. Atin pong bantayan at siguraduhin na ang ikinikilos ng ating kapwa Pilipino ay swak para sa ating lahat. Yan lang po mga kapatid, at pasensya na po kayo dahil ako po ay busy sa maghapon. Napakarami ko pong iniintindi. At talaga naman pong kaliwat-kanan din po ang aking laban. Kaliwat-kanan din po ang aking obligasyon. Kaya po pasensya na kayo, ano? Kasi hindi po ako nakapag-live kahapon. Dahil talaga pong nakakapagod. At ginabi na po ako ng uwi kagabi dahil sa meeting. So maraming salamat mga kapatid. Sana po maunawaan niyo pa ako. Yan lang muna po ang ipinarating ko sa inyo. Huwag po kayong palilin lang. Huwag basta sama ng sama sa mga rally, sa mga protesta. Kung hindi rin lang po ito invited, kung hindi rin lang po tayo invited ng matataas na tao at may mga kakayahan na tayo ipaglaban, ano't ano man ang kasapitan. Marami po dito sa mga ganitong klase ay napapahamak, subalit walang sumasagot sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ingat po, mas makakalaban po tayo ng ligtas kung sa pamamagitan ng social media ay ikakalat natin ang ating mga tunay na nararamdaman. At nakakarating din po yan sa gobyerno. Basta't magkaisa lang, isang pananaw, isang paninindigan, isang prinsipyo, at isang tapang. Salamat po. Thank you.